Meow, meow. Let's talk about freedom, kalayaan. Tandaan natin ang mga pagkakataong pinigilan ito. Noong 1888, 20 kababaihan ng Malolos ang sumulat sa Gobernador General para humingi ng pahintulot mag-aral ng Espanyol. Eh kasi bawal daw, mga babae sila, masisira ang pamilya kung mag-aaral sila. Noong 1923, nawalan ng trabaho si Teodoro Acidilio, isang guro ng elementarya na taga Laguna, at kinasuhan siya ng pagiging pasaway kasi Tagalog ang ginagamit niya. Eh kasi bawal daw, dapat English lang ang gamit sa pagtuturo. Noong 1972, hindi maaaring kantahin o patugtugin sa radyo ang Bayan Ko, awit na ginawa ni Jose Corazon de Jesus at Constancio de Guzman noong American occupation. Eh kasi bawal daw, yung kanta mapanira sa gobyerno. Noong 1978, noong grade 5 ako, hininto ang pagpapalabas ng mga mecha anime shows katulad ng Voltes 5 at Mazinger Z. Eh kasi bawal daw, gagayahin ng mga bata yung bakbakan, magiging violent kami. Ngayong 2022, hininto ng Komisyon ng Wikang Filipino ang paglathala at pamimigay ng 5 aklat na may, quote, nilalamang politikal, subversibo at mga malikhaing akdang may subliminal na ideolohiyang naghihimok at nakapag-uudyok na labanan ang pamahalaan, end quote. Freedom is a state of mind. It beckons strongest when you are young. Access to a wide variety of books, movies, art, and information allows us to develop critical thinking and to improve our lives through diversity of thought. If a Christian reads the Quran, it doesn't mean they have converted to Islam. It is the role of those in power to listen to diverse political, academic, and artistic voices, not silence them, not paint them red. Nasa demokrasya tayo. Yun po ang dapat. O diba?